Ang kwentong ito ay pawang katang-isip lamang na isinulat ni Miss Celestine at ibabahagi ng inyong lingkod. Ang sumusunod na programa ay may temang nangangailangan ng patnubay ng magulang. Nakaraan, mas pinili ni Gabriel na sumama kay Tricia sa Cebu kaysa samahan ng kanyang mama sa business trip nito papuntang Singapore. Nang malaman niyang makipagkita ito sa kanyang ninong at kay Mia, na ipakilala nga ni Tricia ang mga nagpapanggap na magulang kay Gabriel, kaya't laking tuwa ng binata. Walang kasing saya naman ang naramdaman ng dalaga dahil magkasama nilang na i-celebrate ni Gabriel ang kanilang first monthsary. Nakatulala at parang wala sa sarili si Tricia habang naglalakad sa isang eskinita. Ang daming pumapasok sa kanyang isipan. Maya-maya ay pumasok siya sa isang private restaurant. Naramdaman niya ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang maging kalmado na animoy walang iniisip. Sa pinakadulo ng table ay may naghihintay sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo dito. "Good morning, ma'am. I'm glad and nice to meet you." Mahina niyang bati sa ginang, sabay abot ng kanyang kanang kamay. "Mrs. Montenegro, tawagin mo na lang akong Mrs. Montenegro." Tinitigan siya ng ginang mula ulo hanggang paa bago ito muling nagsalita. "Well, tama nga ang anak kong si Kyla. You look pretty and gorgeous. Hindi nga malabong magugustuhan ka ni Gabriel. You know, iha, kung hindi kita kilala bilang EA ng aking anak, akalain kong nagmula ka sa isang mayaman na angkan. By the way, iha, hindi ako nakipagkita sa'yo upang maliitin ka. Gusto ko lang sabihin na layuan mo ang anak ko. May nakalaan na para sa kanya. And this is all about business world. Alam naman siguro yun." Ang mahabang saad ng mama ni Gabriel. Matagal na tumahimik si Tricia. Ayaw niya sanang magsalita sa dami ng pumapasok sa isipan niya. Pero sa pagkakataong ito, dapat niyang ipaglaban ang nararamdaman niya tulad ng pagkipaglaban ni Gabriel sa damdamin nito para sa kanya. At sa wakas, bumuka rin ang kanyang bibig. "Ginagalang ko po kayo, Mrs. Montenegro, lalo pat kayo ang mama ng lalaking minamahal ko. Pero gusto kong malaman nyo, hindi ako pumatol kay Gabriel dahil sa yaman niya. Sadyang siya ang tinitibok ng puso ko. At sinisigurado ko po sa inyo, ganun din si Gabriel sa akin. Inuulit ko, Mrs. Montenegro, mahal na mahal ko po ang anak ninyo at walang makakapigil doon, maliban na lang kung mismong si Gabriel ang susuko." At biglang tumayo si Tricia. "Pasensya na po kayo, hindi ako pwedeng magtagal. Hinihintay na ako ni Gabriel sa opisina." Sabay alis at naiwan nga ang ginang. "Oh, ang lakas ng loob." Wika ng ginang na napapabuntong hininga ng malalim. Napapaluha siya habang naglalakad and she tried to call Anna. Kailangan niya ng kausap. Kaya lang nasa out of town ang kaibigan. Wala siyang choice kundi tawagan ang kanyang kuya Vincent. Gulong-gulo na si Tricia. "Ito na yata ang tamang panahon na aminin ko kay Gabriel ang lahat. Maaring magbago ang pakikitungo sa akin ng kanyang mama. Pero paano? Tatanggapin kaya ako ni Gabriel pagkatapos ng lahat? Ayoko siyang mawala sa akin." Ang emotional na si Tricia. Hindi mapakali si Gabriel habang nasa meeting. Wala siyang ginawa kundi i-check ang kanyang phone. Hindi pa rin tumatawag si Tricia o kahit message man lang. "Oh, come on, babe. Ano na nangyayari sa'yo? San ka ba? Inatake kaya siya ng migraine at pumunta ng hospital? Pero bakit hindi niya sinasagot ang phone niya?" Napapakunot noong wika ng binata sa sarili. Pagkalipas ng isang oras ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Tricia. "I'm sorry, babe. Hindi ako makakapasok. May importante lang akong inaasikaso. Don't worry, okay? I'm fine. Take care. I love you, babe." Sa wakas at nahimasmasan si Gabriel at napawi ang pag-aalala sa nobya. Pagkatapos ng meeting ay lumabas siya at nagpa siya na mag-lunch mag-isa. Sina Tricia at Vince naman ay nagkita sa restaurant ng kanilang Kuya Lex. Nagkataon naman na wala ang kapatid at nasa kabilang branch. "I'm sorry, Kuya Vince, kung naistorbo kita. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Wala naman akong ibang pwedeng makausap maliban sa inyo ni Anna. Pero nasa out of town siya ngayon." Maluha-luhang tura ng dalaga sa kapatid. "It's okay, Tricia. I'm always here for you. Buti na lang at hindi ako busy. So, this is it. Hindi nga ako nagkamali. So, hinintay mo pa na hamakin ka. You know what? Pag nalaman to ni Mom and Dad, siguradong magagalit yon. So, this is your last choice. Whether you like it or not, kailangan mong aminin mo na kay Gabriel ang totoo." Seryosong wika ng kanyang Kuya Vince. "Kuya,
What if hindi niya na ako mapatawad? Ang nag-aalala lang, tura ng dalaga. Trisha, from the start na nagsinungaling ka sa kanya, dapat naisip mo na yan. Take the consequences. Yan ang lagi kong sinasabi sa'yo. Hindi ako nagkulang sa'yo na paalalahanan ka. But that's all you wanted. Ang mahabang paliwanag ng kanyang Kuya Vince. Habang si Gabriel naman ay nagpa siyang mag-lunch sa restaurant na kung saan una niyang na-meet si Trisha. Papasok na si Gabriel sa restaurant nang napansin niya agad ang dalawang taong nag-uusap sa nakapwesto sa dulo. Hindi malaman ni Gabriel kung aatras o tutuloy sa pagkabigla. Trisha? Vincent? What are you doing here? Ito ba yung sinasabi niya sa akin na importante? Oh, come on, babe. Bakit siya nakapagkita kay Vince? Nakakunot noong tanong ni Gabriel sa sarili habang nanatiling nakatayo. At muli siyang napaisip, baka nga sadyang binalikan ni Trisha ang restaurant. Dito naman siya dating nagtatrabaho bilang waitress. Nagkataon lang siguro na nagkita sila ni Vince dahil kapatid naman ito ang may-ari ng restaurant na dating boss ni Trisha. Ang pag-aalo ni Gabriel sa sarili upang kumalma ang kanyang utak. Nakita niyang mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa. Talaunan ay nagpasya siyang lumabas at tawagan sa phone si Trisha. Ngunit enough ito ng dalaga. Napabuntong hininga na lamang si Gabriel at tuluyang umalis sa lugar. Habang nakahiga sa kama si Trisha ay napapaisip siya sa tinura ng kanyang Kuya Vince na kailangan niyang tanggapin kung ano man ang magiging desisyon ni Gabriel kapag nalaman nito ang lahat. Kailangan ko na aminin sa'yo, babe. I'm so sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Maluha-luhang wika ng dalaga. Kinabukasan, pinilit ni Trisha na pumasok ng opisina kahit mabigat ang kanyang pakiramdam dahil sa di siya nakatulog ng maayos. Sa kakaisip, kung paano at kailan niya sasabihin kay Gabriel, hindi na siya nagpasundo sa binata dahil nais niyang maunahan ito sa opisina. Good morning, babe. Kanina ka pa ba? Bati at tanong ng nobyo sa kanya. Good morning, babe. May tinapos kasi akong mga papers na hindi ko nagawa kahapon. Sorry nga pala kung hindi na ako nakapasok. Ginabi na rin kasi ako eh. Tura nito na halos di makatingin kay Gabriel. Saan ka ba talaga nagpunta? You can share it with me. Wika nito na animoy naghihintay na may sasabihin ang nobya. Don't mind it, babe. One day sasabihin ko rin sa'yo. Ang mahinang wika ni Trisha. Napabuntong hininga si Gabriel at nagsalita, "Babe, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. I'm here to help you." Tumayo ito sa pagkakaupo at nilapitan ang dalaga at niyakap ng mahigpit. Habang yakap niya ang nobya ay umaasa siyang sabihin nito kung bakit nagkita sila ni Vincent. Habang si Trisha ay pinipigilan ang damdamin at napapikit na lang, "Babe, pwede bang huwag ka nang mag-skirt pag pumasok? You can wear pants. Masyadong maiksi yan." Ang biglang wika ng binata. Ha? Anong problema sa suot ko? I always wear this from the start. Nagtatakang tanong nito. Basta, huwag mo nang suotin yan, okay? Nagsiselos ako eh pag may ibang tumititig sa'yo. Tura ni Gabriel na seryosong nakatitig sa kanya. At napatango na lamang si Trisha na nagtataka pa rin. Habang tinatapos ni Trisha ang kanyang ginagawa ay hindi pa rin mawaglit sa isipan niya kung paano sasabihin kay Gabriel ang lahat. Maya-maya ay nilapitan niya ang binata habang busy sa paperworks nito. Babe, hindi ka ba busy tonight? Can we have dinner together? Mahina niyang tanong dito. Sure babe, saan mo gusto? Nakangiting wika ni Gabriel. Kahit saan, basta kasama kita. Pabirong wika ni Trisha. Sumapit ang dapit hapon, paalis na sana ang magkasintahan para sa kanilang dinner date ay biglang tumunog ang phone ni Gabriel. Sinugot nito at kinausap ang nasa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumaling siya sa nobya. Babe, can you wait here for 30 minutes? May mahalagang pag-uusapan lang kami ni Zach. Yeah, sure. But wait babe, ano kaya kung mauna na ako dun? Total walking distance lang naman dito. Suhestyon ng dalaga. Are you sure? Okay lang sa'yo? Paninigurado ni Gabriel. Oo naman, hihintayin lang kita doon, okay? Nakangiting wika nito, sabay halik sa pisngi ng nobyo. Halos mag-iisang oras nang naghihintay si Trisha. Sa katunayan, medyo nakakaramdam na siya ng pagkabagot. Naubos niya na rin ang isang basong mango juice nang may tumatawag sa phone niya. Akala niya ay si Gabriel. Ang Kuya Vincent niya pala ito. Hello Kuya Vince, napatawag ka. Mahinang wika nito sa kabilang linya. Trisha, saan ka ngayon? We need to go home. May masamang nangyari kay Daddy. Ang nagpapanik na si Vincent.
What? What happened to him ba, kuya? Ang nabigla na si Tricia. Hindi ko rin alam at saan ka ba ngayon? Susunduin na kita, ang napalakas na boses ni Vince. Okay, kuya. Andito ako sa isang resto. Near in our office. Wika ng dalaga na di mawari ang nararamdaman kaya hindi niya na rin napansin ang message ni Gabriel na on the way na rin ito. Mabilis pa sa alas 4 ang pagdating ni Vince sa kinaroroonan ni Tricia. Sakto naman na pababa na sana ng sasakyan si Gabriel nang matanaw niya na hawak-hawak ni Vincent si Tricia. At nagmamadaling isinakay sa sasakyan na nakaparada sa mismong harapan ng resto. Nagulat siya at nanlaki ang paningin. What the hell are you doing, Vince? Tricia? May relasyon ba kayong dalawa? Ang hinala at nakakunot noong wika nito sa sarili. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at nalilito sa nakita. Imbes na bumaba ay pinaandar niya ulit ang sasakyan at sinundan ang dalawa. Matulin ang pagpapatakbo ni Vincent kaya't kailangan niya itong mahabol. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maggalit sa nobya. May itinatago ba ito sa kanya? Come on, Tricia. Ano bang nililihi mo sa akin? Nang gagalaiting, wika ni Gabriel sa sarili. Nakita niyang huminto ang sasakyan sa isang mansyon. Maya-maya ay nagbukas ang isang malaking gate nito at pumasok ang sasakyan ni Vince na kasama si Tricia. Halos sa lubong ang mga kilay ng binata habang nakatanaw sa di kalayuan at hinampas nito ng malakas ang nobela ng kanyang sasakyan. Sa sobrang inis nito, maraming katanungan sa kanyang isipan na nais niyang masagot ng nobya. If I'm not mistaken, mansyon ito ng mga De La Cruz. Sinubukan niya pang tawagan si Tricia ngunit close ang phone nito. Naabutan ng dalawa ang kanilang ina sa labas ng kwarto. Kausap ang kanilang family doctor. Mommy, ano bang nangyari kay Dad? Ang nag-aalala lang si Tricia. Iha, mabuti at nandito na kayo. Hindi ko na alam ang gagawin ng isinugod sa hospital ang dad nyo na walang malay. I can't help it kung may mangyaring masama sa kanya. Paano naman kasi? Ang tigas ng ulo. Pinagbawalan na nga siya ng doktor na huwag magpapagod ng sobra. Ayun, hindi pa rin nagpaawat sa pag-golf. Ang umiiyak na tura ng kanilang ina. Your dad suffered a mild stroke, Miss Tricia. But don't worry, he's stable now. Saad naman ang kanilang family doctor. Thank you so much, Doc. Oh, tama na, Mommy. Baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Ang mahalaga, okay na ang dad. Mabuti na lang at mild stroke lang. Don't worry, he will be okay. Pag-comfort ng dalaga rito, si Vince naman ay agad-agad pinuntahan ang ama. Natutulog ito habang may nakakabit na swero. Nasa tabi naman nito si Lex na nakaupo. Halatang sobra rin ang pag-aalala sa ama. Thanks God at okay na si dad. Wika ni Lex sa kapatid. Sa kabilang dako naman ay hindi mapalagay si Gabriel at iniisip pa rin kung ano ang ugnayan ni Tricia kay Vincent. Malabo naman kung ang dahilan lang ay dahil sa dating empleyado ng kuya nito, ang dalaga. Serye by Ate Cress, an inspiring love stories.